Ito yung nakuha ko sa sulplatan na nang umaalog. Okay, halos pare sila ng sira nitong ginagawa natin. Yan, ito nayari ko na. Yung isang unit. Hello mga katek! Welcome back mga ka-WJT. May gagawin tayong simple tutorial dito sa mga Philips na digital na alarm clock. Ito yung nakuha ko sa sulplatan na nang umaalog. Okay, halos pare sila ng sira nitong ginagawa natin. Yan, ito nayari ko na. Yung isang unit. Tapos sa akin yung button natin sa 220 volts. Dinirekta ko na yung cord sa loob. Yan, tapos wala tayong available na DC plug. Kaya ang ginawa ko, kinumbert na lang natin sa 220. Doon ko na rin kinabit yung supply sa loob. Yung mga ganitong alarm clock kasi, eh kung titignan natin to, wala siyang iskruhan. Okay? Kaya naisipan kong ishare to para may idea kayo kung paano natin gagawin. No? Sa pag-repair nito, dahil sa pagbabakas pa nga lang ay mahirap na pagka hindi mo alam. Ngayon, kukuha lang tayo ng blade. Ito ang pinakamadali. Nandito ang sikretong pagbubukas niyan sa gilid. Dahil wala yung mga screw. Okay? Yan, may kanal dito yan sa gilid. Kahit saan gilid po, pwede natin sungkitin kung saan siya madali. Yan, pagka nakita niyong umangat yon, yan, kailangan natin ng plastic. Yan. Tapos susungkitin natin. Bago pa kasi ito, kaya medyo matigas pa. Yan. Pagka naiangat na natin yan, pasok natin yung plastic. Medyo matigas pa kasi ito. Papasok natin itong plastic. Yan. Tsaka natin iahagod. Para matanggal yung plastic nito. Ganyan yung ginawa ko dun sa kabila. Pero ito parang mas matigas. Mas makapit yung dikit. Okay. Yan. Matigas talaga to. Mas matigas dun sa isa. Yan, nabali pa. Medyo matigas to. Pagka nabali, doon naman sa kabilang side. Yan. Landahan lang mga ka-WJT, baka masugatan din kayo kasi medyo matalim yung plastic. Yan, malapit nang makalas to. Okay? Ganun lang yung pagbabaklas ng mga ganitong unit. Okay? Ngayon, tatanggalin na natin yung mga screw dito. May mga screw kan yan. Kakalasin lang natin. Habang binabaklas po pala natin, huwag pong kalilimutan mag-subscribe. Click nyo na rin po yung ating notification bell button para updated po kayo sa ating video. Huwag nyo na rin pong kalimutan mag-like para po ganahan pa po tayo sa ating pag-upload. Meron din po tayong YouTube channel na Jojo Tech Tips. Pasyalan nyo na lang din po para po makatulong po sa ating YouTube channel. Okay. Pagka nakalas na natin yan. Okay. Iangat lang natin to. Yan. Mababaklas na natin yung ating unit. Yun, halos pare sila ng sira dun sa ginawa natin. Tanggal lang yung speaker kaya kumakalob. Tapos yung mga wire nito, nagkalasan. Yan, ituturo natin sa inyo kung saan nakakabit. Tapos yung speaker nito, yan may pula itim. Sasauli natin. Tingnan natin kung mapapagana pa natin itong isang unit. Nabili ko pala ito ng 50 pesos lang sa Sulplatan. Isang piraso. Yung isa, nabuo na natin. Kaya, panalo na tayo. Okay, sasauli lang natin itong speaker.
hindi man kayo maliligaw dahil yung pula nito ay sa positive ng speaker natin kakabit. Tapos yung itim naman ay sa negative. Okay, hindi kayo malilito kasi may nakasulat naman na positive tsaka negative. Okay, hinangin lang natin itong speaker. Tapos yung positive nito, dito natin kakabit. Yung negative ay dito. Okay. Tapos itong isang wire na to, nakakonek yan sa battery ng negative. Dun sa mismong memory. Okay, hinang natin ito sa terminal ng negative ng battery. Diyan nakakabit yan. Yan. Yan na, isauli na natin yung mga wire. Tapos, babalik natin itong speaker. Okay, tanggalin muna natin ito para makaluwag tayo. Okay. Tapos isauli natin itong connector. Pagka hindi nyo kabisado, picturean nyo para kung sakaling makagawa kayo ng ganitong klase, alam nyo kung paano isauli. Dahil wala tayong saktong DC jack dito, i-convert na lang natin. Ngayon, ito yung DC jack kasi niya. Pwede rin tayong mag-connect dito ng supply. Okay. Ayos natin. Tapos dito yung negative. Tapos dito naman yung positive. Hihina lang natin ng wire yan. Para may convert natin sa adapter to. Ang supply nito ay 5 volts. Pero kung gusto mo naman na original pa rin, na may nabibili namang adapter na sakto para dito. Pero ako kasi meron akong reserva dito na mga 5 volts na adapter, kaya hindi na kailangan. Sa akin naman ito eh. Okay, yan o. Dito natin kinabit yung positive, dito naman yung negative. Okay? Okay, dito nakakonect yan sa DC jack. Para hindi na tayo bibili. Kung meron naman kayo available. Ngayon yung pula natin ay positive. Yung itim ay negative. Okay, dalawang option yung pwede natin gawin dito. Yan, adapter to na 5 volts. Ang positive natin ay sa loob. Yung negative natin ay sa labas. Yun, no? Gumana pa rin yung isa nating ginawa. Naka-jackpot na naman tayo sa surplusan, no? Ang huli to, ito. Yun. May radio rin siya. Tingnan natin kung may istasyon. Yun, meron din yung istasyon. Ito na naman yung nakuha natin. Yan, okay siya sa adapter nating ginawa. O pwede rin natin gamitin ito sa charger ng cellphone. Kung wala kayong mga adapter na ganito, pwede natin gamitan ng charger ng cellphone. Yan, yung wire ng cellphone, tinanggal ko lang. Tapos nag-convert ako ng USB na may alligator clip. Pwede nyo rin pan-testing. Yan, para makita nyo lang na nagwo-work. Kasi yung negative. Yan. Yung sa charger ng cellphone ay uubra rin. Digital clock din to. Yan, may alarm clock din siya. Kaya swerte rin natin at nakabuo tayo ng dalawa. Pwede nyo natin gamitin pang araw-araw. Okay, maraming salamat po.